Imigrante, may kakantika. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng Migrante, may kakantika. Programang hatid ay mapaguluhang pagsasabila, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng Migrante, may kakantika. Isang magandang morning po sa atin lahat mga kaibigan, at it's third Saturday of the month po. Napakabilis ng panahon, ano po. At kinukumusta natin ang lahat ng mga OFWs at naku, napakarami na mga pagbabago ngayong Oktubre, no, sa lahat ng mga iba't ibang mga issue para sa mga OFWs. At syempre, paalala pa rin natin sa ating mga OFWs, lagi niyong babantayan ang inyong mga gamit. Lalong-lalong kung kayo po ay pupunta ng restroom, kailangan dala-dala ninyo ang mga gamit at lagi ninyong tinitingnan ang inyong mga kagamitan, lalo na kung ito i-extrayin. Mag-ingat po tayo sa lahat ng mga pagkakataon at dapat ay laging nakamanman sa inyong mga gamit, lalong-lalo na kung ito yung mga importanteng mga gamit. At doon naman sa mga balik manggagawa, ingatan po ninyong maigi ang mga importanteng papeles, dokumento at iba't iba pang mga gamit tulad ng pera ninyo. Lagi po ninyong yung iingatan. At sabi nga ay ang pagkatrabaho sa ibang bansa ay hindi biro, kaya dapat lubos tayong laging mag-iingat sa lahat ng mga panahon. At doon naman sa mga mag-a-abroad, ihanda ang sarili sa trabaho ng harapin sa labas ng bansa. Lagi po rin natin tatandaan ang ating mga bayarin, yung mga papaalis naman ng mga OFW sa dapat yung bayaran ng inyong mga social protection. Yan. Lalo sa mga balik manggagawa, yan, dapat po ninyong tingnan ang inyong PhilHealth, Pag-ibig, kung kayo may SSS, tuloy po ninyo lahat. Yan, at napaka-importante po dahil ang PhilHealth at Pag-ibig ay mandatory, kaya po dapat ay lagi nyo titingnan at sisilipin. At doon sa mga ilang mga OFWs din, ha, tandaan ninyo, kayo ay may mandatory insurance kapag kayo umaalis. Kaya dapat tingnan din ninyo yan, dahil ito yung mga protections ninyo para sa inyo. Kung may mangyari man sa inyo, ay mayroon tayong hahabulin. At mga kaibigan, natawagan natin mula Saudi Arabia ang isa sa miyembro ng OFW Coalition na walang iba kundi si John Bertis. At ang nire-report dito, kung matatandaan po natin mga kaibigan, nung nakaraan ay inireport natin na isang Pinay ang nakomotos at siya inoobserbahan sa pagamunta sa Saudi Arabia. Ang balita natin dito nung nakaraan, at ito ay nakuha natin, ha, sa buong social media, na siya ay mismong dinala ng kanyang employer dun sa social welfare, no? At komatos nga po itong tao na ito, at bukod pa dun, ayon dun sa balita, ayon po daw dun sa balita, ay pinagsamantalahan. Diba? At binusalan pa daw ng clay at silikon ang kanyang bibig para hindi ito gumawa ng ingay. Pero nung nasa Saudi Arabia na po mismo ang ating kaibigan si Mr. John Bertis, isa ring OFW sa nagmamaari din ng isang malaking kumpanya, no, na pag-aari nila. Isang kumpanya para sa mga yung mga nagre-recruit, pero ito po illegal na recruitment agency din, ano po. At ayon sa kanya, ang Pinay na ito ay nasa isang hospital. Pakinggan natin ang sinasabi niya. Personal ko, personal kong binisita yung kumakalat na biktima sa social media, si Rina.
na-renate daw, na pinalabas na itong grupo ng migrante, pinalabas sa social media, at nato, nakakoma ngayon, naka-issue, linagyan pa ng blue sa bibig, which is lahat po yun, walang katotohanan, kaya nga ho nakakalungkot, dahil ay naglalabas sila ng mga ganitong statement at balita na wala namang basihan. Ito yung number one na pinunta ko rito, personal ako pumunta mismo sa Kingdom Hospital, which alam naman ang lab dito sa Saudi Arabia na ito yung isa sa pinakamahal na hospital. Nandun mo yung sirin, ha? Tapos nakita ko maayos yung sitwasyon niya. Siya po ay hindi biktima ng rape. Maglalapas din ako ng statement. Ah, so hindi biktima ng rape? Sabi po, na-interview tayo ng ABS-CBN. Hindi po siya biktima ng rape. Siya po ay may karamdaman na tinatawag na yung lupus. Very rare disease. So she acquired that that disease long before na mapunta siya ng Riyadh. At bago po siya talin sa SWA, ay dinala na po siya sa dalawang malalaking hospital din, tulad ng Saudi German Hospital. Tapos, dinala siya sa SWA ng employer kasi sa pagkakaakalang ang SWA ay ang social, Saudi, I think ang meaning ata ng Saudi Social Workers Affairs. So, kala niya kaganong mga OFW doon dinadala. Pero prior to that, napatignan na dapat diagnose siya sa ano sa Saudi German Hospital tsaka yung isa pa hong malaking hospital dito na meron wala naman hong report coming from those reputable hospital na there was signs of maltreatment or rape or any bruises at all. Nung dinala po siya sa SWA, mahina na po talaga siya kasi hindi nga maintindihan kung ano ang kanyang sakit. So it somehow causing a depression kasi namatay yung magulang, ayong namatay yung ama niya sa Mindanao. So nung nasa SWA siya, nag-collapse siya. Tapos habang nakahiga siya, I think yung picture was galing doon sa loob ng SWA nung nagpapahinga siya. Tapos kinuha na ng mga picture ng isa sa mga nag-aantay doon or tinatawag nilang waiting for deportations. At pinakalat na sa social media, pinasa doon sa, I think, Blanco ata yung pangalan noon o yung grupo ng mga migrante din sa Saudi Arabia. At sila naman ay ginawa nila ng istoryang walang basihan. Sinabi rin nape, nakakoma, tapos dinagyan ng glue yung mukha. At nung pumunta po ako sa Polo, ito po yung result, kong, yan. Polo sa Riyadh, nakausap ko si Labatresti, tsaka may mga case officer. Actually, nagpapasalamat tayo kay Labatresti kasi nga, pinulong niya lahat yung ano, yung mga kanyang liberatas siya, tsaka yung welfare officer niya, kasama yung employer, pati representative ng mga nung FRA niya rito at inalam namin isa-isa kung ano yung mga reports. Tapos nung ikalunisa noon or ikalinggo noon, nagpunta ako kong personal sa Kingdom Hospital, nakausap ko yung attending physician ni Rina, pati yung mga nurses na Filipino nurses na nag-aasikaso sa kanya sa Kingdom Hospital at nasabi rin at inabutan pa nga namin na kakaalis lang nung employer nagdala ng bulaklak tsaka written prayers doon sa para kay Rina at sabi ng mga nurses, Filipino nurses doon, dumadalaw doon yung pamilya ng employer niya. So, madali sabi na kung ikaw ba ay ginahasa, minaltra mo ang isang tao, may lakas ka pa pa na tumalaw, dala ng bulaklak at asikasurin at ilagay sa isang magandang ospital. Okay, balik tayo sa ating programa. So yan mga kaibigan, straight po yan from Saudi Arabia, no? Na sinasabi nga nitong si Mr. John Bertis, no? Talagang dumalaw talaga siya para makita niya talaga kung totoo ba o hindi ang napabalitang komatos yung isang Pinay matapos itong gahasain. So malinaw po yan mga kababayan, ano po, hindi totoo o walang katotohanan yung mga balita tungkol dito sa Pinay na ito. At tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Gusto lang natin sanang ibigay sa inyo, sa alam ba ninyo ano nga ba yung lupus?
Ayan mga kaibigan, ngayon ay dakuan natin ang ating alam ba ninyo. Kasi kanina doon sa balita natin, doon sa ating panayam kay Mr. John Bertis, ay napag-alaman natin na isang Pinay nga ay hindi naman talaga to na rape, ika nga. Ang pagkakabanggit niya ay may sakit itong lupus. Diba? Sige, tingnan natin muna ano nga ba ito. Dahil sa pagkakalam natin, may 1 milyon at higit pang katao ang may lupus sa buong mundo. Sa buong mundo po ito, ha? At marami pang iba ang nawawala ng buhay dahil dito. So, fatal, no? Nakakamatay. Ang lupus ay isang autoimmune na sakit at may mild to life-threatening na mga sintomas. Kasama na sa mga nararanasan ng lupus ay sakit. Ang sakit, panghihina. Kawalan ng pag-asa sa buhay, depresyon at takot. Sa ngayon ay wala pang naitatalang gamot para sa lupus. May 4 na klase ang lupus. Ito ay isa na dito yung systematic lupus erythematosus na karaniwang maluba na klase at umaapekto sa balat, kasukasuan at iba pang mga organ ng katawan tulad ng baga, kidney, puso, utak. Sa kabuuan, sa kalahati ng mga kaso, isang major organ ang apektado. Ang isa pang klase ng lupus ay ang cutaneous lupus na maapekto naman sa balat. Ang ikatlong klase ay neonatal lupus. Ang ganitong lupus ay matatagpuan sa mga batang ipinanganak ng inang may lupus. Ang bata ay nagkakaroon ng skin rashes pagkapanganak. May problema sa atay, low blood cell count, ngunit ang mga sintomas na ito ay nawawala rin naman makalipas ang ilang buwan. Ngunit ang ilan ay nagkakaroon ng seryosong sakit sa puso. Ang ika-apat na klase ay medically induced na lupus. Ito ay lupus sa sanhi ng mga gamot para sa hypertension, tuberculosis at sakit sa puso. Ngunit hindi lahat ng oras na ang uminom ng mga gamot na ito ay nagde-develop ng lupus. Samantala, ang lupus ay nangyayari kapag ang iyong immune system ay inatake ang sarili niyang malusog na tissue ng katawan. Ang lupus ay maaring dahil sa kombinasyon ng genetics at environment. May naitala ng mga tao na may nakuwang genes ng lupus at maaaring mag-develop ng lupus kung siya ay nagka-come in contact na kung ano sa paligid ang nakaka-trigger sa kanyang lupus. Ang dahilan ng lupus datapwat ay hindi pa natutukoy hanggang sa ngayon. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdagin hawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. May mabuting pagkakataon para sa aming mga OFW na mas makaipon pa. Buti na lang may SSS FlexiFund. Manataglob ko sa aking ipon. Garantisadong may dagdag kita. Sa FlexiFund, ang pinaghirapang kitain alalagay sa ipong mas may pakinabang. Pwedeng pangmatrikula, bahay, negosyo. Pagretiro ko, mas ginhawa. Mga kababayan, para sa dagdag ipon, mag-SSS FlexiFund na. Makipag-ugnay na sa SSS tungkol sa FlexiFund. May mas mataas na interes, dagdag kita garantisado. OFW Headlines. Sa Direkta, sa Rila, napapanahon. OFW Headlines. Samantalang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipino na damay o namatay sa nangyari magkasunod na pagsabog sa bansang Turkey na dahilan ng pagkasawi ng mahigit 100 katao at pagkasugat naman ng 200 katao at iba pa. Samantalang inaalam pa ng otoridad kung grupo ng Islamic State of Iraq and Syria o ISIS ang may kagagawa ng naturang pag-atake sa nangyari sa isang peace rally sa naturang lugar kung saan nagpoprotesta ang grupong pro-Kurdish o People's Democratic Party. Ayon sa ilang impormasyon, ikinagalit ng Islamic militant ang presensya di umano ng US troops
para sa paglunsad ng airstrike sa mga lugar ng ISIS sa katimugang bahagi ng Turkey. Nakulong ang OFW dahil sa 20 taon nitong overstaying sa Hong Kong. Samantalang umapila ito sa korte, hindi naman kinatigan ng Hong Kong ang hiling ng Pinoy na makauwi sana na ng Pasko sa pamilya nito. At mula sa ating information, kaya lang daw ito nahuli dahil kusa itong sumuko. At samantala naman, dahil sa pagsuko nito, nabawasan ito ng 4 na buwan at naging 8 buwan na lamang. Ngunit hinihingi pa rin niya na sa darating sana na Pasko ay makauwi siya sa Pilipinas, bagay na hindi sinang-ayunan ng korte. Ayon sa High Court ng naturang bansa, ang 20 taon na pagmamalagi ni Ramos o ng Pinoy sa Hong Kong ang pinakamatagal na kaso ng overstaying. Kaya't marapat lamang anila na hindi mapagbigyan ang hiling ng Pinoy. Samantala, sa UAE, umani ng paghanga mula sa overseas Philippine workers ang mga bagong ipatutupad ng United Arab Emirates para sa mga manggagawang dayuhan. Simula sa January 1 sa susunod na taon ay hahawakan na ng UAE Ministry of Labor ang kontrata ng 1,000,000 mga OFW sa naturang bansa. Sa kasalukuyan kasi ay ang mga employer ang humahawak ng mga kontrata ng mga OFW na nagbubunsod sa malawakang pang-aabuso sa kanilang mga manggagawa. Ayon sa karamihan ng mga OFW, dahil dito may iwasan na ngayon ang ginagawang pangigipit ng mga employer at magandang balita na rin ito sa mga Pinoy at sa iba pang mga lahi. Samantala, nagbunyi ang mga Pinoy workers sa United Kingdom matapos paburan ng Commission on Election ang petisyon ng grupong European Network o Filipino Diaspora na ma-extend hanggang December ang reactivation ng mga overseas voters na gustong bumoto sa darating na election. Yan ang ating mga balita sa Sabadong ito. OFW Headlines. Direkta sa Rila. Napapanahon. OFW Headlines. Okay, para sa ating Chikahang Buhay, mga kaibigan, ibabalik natin muli si Mr. John Bertis mula dyan sa Saudi Arabia, na kung saan marami itong pinuntahan at sa mga report niya ay ating pakinggan. Hello, sir. Hi, ma'am. Good morning. Hello. Magandang-magandang umaga, sir. Ikaw ang pinakamaganda sa umaga, ma'am Faye. Ang aga-aga namin tumawag, ha? Anong oras ba dyan, sir, ngayon? 6:19 ng umaga dyan sa Saudi Arabia, sir? Opo, pero kanina pa ako bising kasi nagkakagulo na yung natitinig ko eh. Mukhang nagkakagulo yung ating thread. Oo nga. Ingay, so nagising na rin ako. Oo. Sir, kamusta dyan sa Saudi Arabia? Ay, masaya naman, ma'am. At hindi na ganong kainit. At magmula nung dumating tayo ay sunod-sunod na rin yung mga pinuntahan natin mga meeting. Bukod sa mga business meeting, meron din tayo mga pinuntahan mga leader ng mga Pino community rito. Tapos nakadala rin po tayo sa mga shelter ng ating mga kasama sa OFW, ng mga OFW, lalong-lalo na doon sa may exit 8 sa Estraha. Mm-hmm. So, nakausap natin sila, tapos ganun din na... So sir, sa ibang mga balita naman natin dyan, nakita namin yung mga pilas mo sa iyong sa iyong FB, na may mga nangyaring sunog? Ay, opo. Actually, na-chepo nga yun. Nung dumadaan kami sa kabababa lang namin ng tulay, yung tinatawag nilang
the Gulf High Bridge ata yun, no, yung tinatawag nilang bridge. Pagbabaho nun, nasa kaliwa ko yung King Fahad Military City. Ikaw may sumabog. Tapos yun na, naglagablab na. Ginawa ko, I pulled over. Pinto ako sa highway. Tapos binibidyohan ko. Ito po yung nasunog yung construction site ng King Fahad. Wala naman nung nasaktan. Pero malaki rin ho yung sunog. Nakakatuwa lang dahil mabilis na naapula ng mga fire brigades dito yung ano, yung sunog dito sa Saudi Arabia. Wala pa ata it's yun eh, or 30 minutes ubos na yung sunog. Wala, pero ang laki ho ng sunog. O nga. At wala naman mga saktan ng kabayan, mga kababayan natin kahit na maraming Pilipino or mga nurses na nagtatrabaho po doon. Okay, so medyo nabahala din kami doon, pero nung nakita namin, sabi mo, wala nga nangyari. Ano ko, very good dyan, ano? God bless for that. Okay. Sir, yung susunod kasi medyo madami kang inikutan din dyan. Nakita ko rin sa iyong inilagay sa iyong thread, yung tungkol doon sa mga kapwa natin, mga Pilipino ba yan, na nasa gitna ng kainitan? Yung kanilang mga barracks? Ay, opo. Nakakalungkot talaga to, ma'am. Kasi ito yung mga iniwanan ng employer na company, nagsara, nagkaroon ng labor dispute, tapos at hindi naaasikaso ng mga ahensya sa Maynila, sa kahit sa pakikipagtulungan na rin ng Polo ngayon na nagkaroon. Yung mga, I think yung mga Filipino community rin ito, ang nagpasimula niyan, ginawan sila ng shelter, hanggang sila sinuportahan na ng ating imbahada at Polo. So kinausap ko rin sila kasi alam mo naman, karamihan din sa mga kababayan natin ay sa katigasa ng ulo, mas ninanais pa nilang maglagirit, pag-antay na lang ng court order nila, ganun. Iba rito, 6 na buwan na, 10 taon, may kitsang taon na, sinasabi ko nga sa kanila, kung may maitulong kami or may mga tumutulong naman na maka-exit na sila, minsan nais ba nilang mag-stay dito at antayin yung desisyon ng korte tungkol dun sa kanilang benefits o sa sahod. Pero sa tagal naman at saka sa hirap ng sitwasyon doon, pinagkakasya-kasya lang sa kanila yung 2,000 real per week. 100 katao sila, maghahati-hati dun sa lupas ng linggo pa, in which is alam naman natin na kulang, halos pumapatak na 2 real per day lang ang bawat isa. Eh, ano ho ba ang makakain mo sa 2 real? 200 piso sa pera natin, pero hindi naman piso ang ginagastos dito, kundi real. Real din. So, oo. So, sir, yung tungkol dyan sa mga yan, puro Pilipino lahat dyan, sir. Yung 100 na katao na yan. Opo, puro Pilipino to. Iba-ibang company. Nakakabuti lang din, or ewan ko, nakakabuti yun, may mga grupo rin ng mga Pilipino community na tumutulong. Every weekend, nagdadala sa kanila ng pagkain, tumutulong, ganun. Pero sa nawa ko po, para maaksyonan yung kanilang mga problema, nagpa-sign up po ako ng mga forms. Kung anong pangalan nila, anong ID number nila, passport na copy, sinong ahensya nila sa Pilipinas, sinong employer nila, tapos gaano na sila katagal doon, tapos yung sa likod ng papel na yun, sinabi ko, ikwento nyo kung ano naging storya. Karamihan sa kanila, biktima ng tinatawag nating misrepresentations o repro. Repro sa ibang company rito, tapos pagtatrabahoin sa iba, pagkatapos magtrabaho doon sa hindi naman nila employer na nakasaad sa kanilang kontrata at visa, doon nagkakaproblema, hindi nagpapasahod, hanggang sa nagle-labor na, yung iba tumatakas na doon sa mga employer nila at tumupunta na lang sa Polo. So, nakakahabag din kasi biruin mo naman, sa Pilipinas nga, 33 degrees lang, bisit na bisit na tayo sa init. Oo. Sa kanila, umaabot ng 51 to 52 degrees, unbelievable, tapos sa loob na nga natutulog. Walang aircon, buti na lang may mga nag-donate tayong kabayan na iba, aircon tsaka cooler para maibsan sila. Tapos talagang madudurog ang puso mo kung makita mo sila, pero hindi naman lahat to ay
one-sided na tulong lang. Dapat tulungan din nila ang sarili nila at mag-coordinate sila. Si sir, so, may mga... Sir? Opo. Oo. Ang tanong ko lang, alam kaya ng pamilya nila dito ang nangyayari sa kanila dyan? Yun nga rin ang tanong ko eh. Sabi ko, kung kayo nagsasacrifice rito sa hirap dito, alalahanin nyo rin na mahigit sa tatlo, limang doble ang paghihirap ng pamilya nyo doon. Kasi dito may natatanggap po yung pagkain or tulong. Eh, yung mga pamilya nyo doon, siyempre kumakain din yan. Maraming gastusin sa Pilipinas. Kasi na manghihirap ng pera yung mga anak nyo, paano mag-aaral. So, kung may chance sa makauwi, umuwi na kayo. Tapos mag-apply na lang ulit kasi tumatanda. At tumatagal kayo rito nang wala naman tayong pinapakinabangan. Di po ba? Ang sabi nila, sir? Nung una nga, ma'am, kaya nag-sermon din ako kasi sabi kong gano'n, nung una, sabi kong gano'n, ba't ayaw niyo humpila pa ito? Eh, kasi baka lalo, at sabi nung isa, baka kasi lalo pa kami mapasama, eh, gano'n. Sabi ko, may sasama pa ba sa sitwasyon niyo ngayon? Eh, ako nga, sabi ko gano'n, wala pa akong kalating oras dito, talagang tumatagaktak na yung pawis ko sa buong katawan, nasa lilim pa tayo nito sa sobrang init. Sabi kong gano'n sa kanila, Eh, paano pag taglamig dito, di mamatay din kayo sa lamig? Sabi kong gano'n. Ito na lang ngayon form na way na makakatulong sa atin kahit papano as the presidente rin ng association. Pwede kong i-porsigihin to sa mga ahensya nyo at sa mga insurance company nyo na mabigyan man lang kayo kahit yung tinatawag nilang subsistence sa allowances sa tayo, yung 50 real or 100 real per $100 per month. So sabi mo gano'n sa kanila, paano namin malalaman kung anong problema mo nyo, paano natin malalaman? Alam ko, rin-report na rin sa polo yan, pero siyempre yung tinatawag na mas mapapabilis kung personal kung dadali niya sa Dolly or sa POEA at gano'n din, susulatan ko ang mga ahensya nito at ako mismo magpo-persige ng kaso nila at hihilingin ko sa POEA na i-suspend sila hanggat di nila natugunan yung problema nito. Kasi unang-una, kasalanan ng ahensya talaga sa karamihan ng mga workers na nandito dahil nga sa misrepresentation or sa kontratang tinatawag nilang reprocessing. At magugulat ka, iba dyan, malalaking kumpanya rin na hanggang ngayon nag-i-enjoy sa pagkuha ng mga tao sa Pilipinas habang meron naman sila mga displaced worker dito sa tinatawag nilang shelter. At hindi lang to, sabi nga ng polo ay madadagdag pa yan kasi may mga malalaking kumpanya ngayon na naapektuhan na rin ng slowdown ng ekonomiya ng Saudi Arabia tulad ng mga ibang malaking construction na company which is inabutan ko yung iba sa kanila. Mga leader nila nagre-reklamo na sa polo, so more or less mga mahigit 300 or 500 na naman itong mga mawawala ng trabaho rito sa mga kumpanya na yung nag-report sa polo po. Okay, so sir, nakakalungkot itong mga nangyayari sa ating mga kababayan, ano po? Opo, nakakalungkot. Pero maiiwasan naman sana kung hindi lang tiwali ang mga ibang recruitment agency sa Pilipinas na rinirepro nila. May maandyan yan, yung may mga nakausap akong grupo ng nurses na pre-nurses din sa isang ibang kumpanya at linilipat sa ibang clinic. So, marami pa ang dapat na ating mga pagtuunan ng pansin para mabawasan itong ganitong klaseng problema. Pero ang nakakatuwa lang din po, nung nakakuha po ako ng report sa ating bahay Kalinga naman, which is mga babae naman po ang kinukupkup dito, dati ho silang 300. Nung huling visit ko rito, mga 7 months ago, ngayon amazingly, mga wala na silang... wala na sila sa mga 40 something na lang sila, mga 49. Kaya nga natutuwa rin ako kay doon sa mga welfare officer dito lalo na kay Labat Resti na nabawasan ng ganung kalaki ang bilang ng mga kababaihan natin diyan. Opo, lalo na yung mga domestic workers na may mga problema or mga tumatakbo. Okay, sir, ano ba mga kaso niyang nasa bahay Kalinga na yan?
karamihan dito ano eh, labor issues, iba minal iba nasigawan, nasaktan ng amo, iba naman nag-run away. Binibigyan nag-run karamihan to run away po. Yung iba hindi binibigyan ng sapat na sahod, isa $400 or 1,500 real ang mga natatanggap lang nila, isa 1,000, 1,200 or even less. Yung iba ay pinagmamalupitan ng madam ganun. So, eto po 'yun. Pero ang kagandahan lang din nga po, dahil meron na tayong tinatawag na PRA-FRA system, pagka may mga ganyang distress na domestic workers tayo na tumatakbo sa polo o sa ating bahay kalinga, agad-agad tinatawagan niya ng mga welfare officer, yung mga agency involved na yan. Sasabihin, meron ka rito, or pag hindi mo sinolusyonan to, i-stop namin ang processing ng mga kontrata mo. So, napipilitan naman ng mga FRA at saka PRAs na mapauwi sila, mahingan sila ng exit visa at maisettle yung mga problema nila sa kanilang mga domestic workers. So, ito po ang isang magandang balita naman din eh, dahil naibaba na ang bilang ng mga tao sa shelter. Sana sa mga ibang panig din ng mga polo post natin sa ibang bansa ay ma-zero or ma-minimize yung mga ganitong klase mga inmates or mga kinukupkup natin sa ating bahay kalinga. Okay. So sir, nakabisita ka ba sa kulungan? So far po, tinanong ko naman ang polo kung ano yung may mga ano natin mga kababayan na nasa kulungan. So far, wala na nung majors, karamihan din is either labor problems or nakakulong dahil na-involve sa drugs or sa away whatsoever. So, hindi po ako nakakapasyal pa sa kulungan kasi tinitingnan ko lang kung may mga sensitive na cases. Pero so, wala, so far, wala naman. So, sir? Wala naman po. Isa lang dadagdag ko kasi alam niyo po Cafe na dapat nung mga nakarang taon yung ating representante sana ng OFW or sa Kongreso o sa administrasyon ni Presidente Aquino dumalaw man lang sana para hindi na pupunta ng dalawang kababayan natin na dalawa di ba nung nataon na to pero nakakalungkot di ba ngayong halalan kanya-kanya silang sigawan at claim ng para sa OFW sila pero nakakalungkot lang na hindi man lang sila dumalaw doon sa buong termino nila. Oo nga. Sa mga nasa Kongreso sila or presidente sila, di ba? Or at least nakipag-usap man lang na kung pwede nga. Ang actually, pwede naman solusyunan yung napugutan na yun na blood money kasi humihingi naman ng blood money yung mga pamilya. So, pero wala hong tumugot, hindi ba? Nakakalungkot lang ho, talaga. Baka this time may tutugon dyan. Well, anyway, sir, nasan ka bang exact location ngayon? Sana po. At magkaroon tayo at sa ngayon, meron tayong sinusulong na alam ko makakatulong sa atin na miyembro ng koalisyon na sa Senado. Ito po ang ating gagapangin at pagtutulungan ng bawat isa na suportahan ng koalisyon. 5 milyong OFW sa mundo at ang kanilang pamilya na maiupo ang ating mahal na Susan Ople sa Senado. Susan Ople ba din diyan sa Saudi, sir? Mga OFWs? Ano po? Susan Ople din ano ba po sila diyan sa Saudi Arabia? Ayo po, nag-ikot na nga po ako at nag-survey na at kinausap ko na at ako na mismo personal bilang spokesperson ng koalisyon na personal na ho ako ng lumapit sa mga leader ng mga Filipino community rito at since na alam mo naman siguro Kape nasa meeting ka kahapon. Oo nga. Hindi matutuloy ang ating representasyon. I would like to take this opportunity na magpasalamat sa lahat ng koalisyon na sumuporta sa ating nomination sana sa Kongreso pero ganun pa man hindi natin na nakuha pero will na rin to na ang ngayon po ang ibubuhos ko ang aking pagtulong sarili na
masuportahan po ang ating OFW na representante sa ano, pagtulong sa OFW at ganoon na rin po. Sana makatulong tayo sa kampanya ni Susan Noble at ako po ay lilibot sa ibang iba pang bansa ito sa GCC tulad ng Dubai, Qatar at para kausapin na rin yung mga ibang leaders pa rin natin sa okay. ng OFW. Yan. Okay. Thank you so much ka-Cafe dun sa suporta mo during the mga oo nga, naku. Sir, hindi pa naman tapos, di ba? Hindi pa naman tapos. Nagsisimula pa lang tayo, eh no. Sir, saan ang exact location mo ngayon? Nandito po ako sa Riyadh ngayon. Okay. Tapos lilipad po ako patungong Jeddah sa Webes, tapos at pero pag kami wala naman ho ang ganong meeting bukas ng umaga ay pipilitin ko nga pumunta ng malapit lang naman mga 3 oras 3 hours drive lang naman from Riyadh to Dammam. Dadalawin ko yung ating mga kaibigan na sila Kajong sa Dammam at sila Karani po. At siguro sir, makuha din natin ang pulso ng ating mga OFW dyan sa Middle East. Opo ma'am, at magsama-sama tayo para magkaroon tayo ng boses sa susunod na administrasyon ko. Okay, so sir, hello. May mga message ka ba na gustong ipaala o isabihin sa ating mga kababayang OFWs, particular yung mga nakikinig sa iyo ngayon dyan sa Middle East? Sa akin po mga kababayan at kapwa OFW, ito na po naramdaman naman natin, nakita niyo naman nagsama-sama tayo upang linalabanan natin ang Note 550, ito yung Terminal B na nasa batas sa konstitusyon na karapatan natin na hindi tayo magbayad ng mga OFW, ngunit pinatupad pa rin ng gobyerno ng administrasyon ni Pinoy at sumunod naman ho doon ay yung ating balikbayan boxes na lilalapastangan, binubuksan at tinatax tayo kahit alam naman nila na ito na lang yung katitingban na pribileyo o yung kumbaga, pagtanaw ng utang na loob sa ating mga OFW kasi 32 billion annually ang ating kinokontribute sa ating gobyerno at sa ating pamahalaan at ekonomiya. At pangatlo ay mismong sa presidenta na rin na nanggaling yung conditional veto regarding doon sa legal assistance fund na sinito tayo na ito po ay napaka-importante po na itong legal assistance fund na to para ho makatulong sa mga ating kababayan tulad nung aking pinuntahan dyan sa Exit 8 na supposedly makakatulong for lawyers pati na rin yung mga nakakulong nating kababayan na OFW iba't ibang panig na mundo. Ngayon ho, dati ho, meron tayong 100 million as the constitution sa mandate. Pero ngayon ho, wala ho, sa 2016, bokya ang ating fund. So, ito po yung mga sinyalis na basta-basta na lang tayo pinagbawalang bahala ng ating mga gobyerno, ang mga OFW. So, kung magsasama-sama tayo, kung magparehistro tayo at convincehin natin ang ating mga pamilya na at maging matalino tayo at sa darating na 2016 election, pumili ho tayo ng presidente at kandidatong may tunay na pusong OFW, hindi yung nagpapanggap lang ng mga pa-OFW, yung totoo agenda at infrastruktura sa darating na administration na meron silang malinaw na ilalatag na plataforma at agenda para sa ating mga OFW, at dyan yung hospitalization, legal assistance funds and benefits at kung ano-ano pa po. So maging matalino tayo at magsama-sama po tayo at para ho sa aking mga kababayan, lagi lang po tayong magdarasal sa Panginoon Diyos, nagabayan po tayo. Okay, maraming salamat sa Sir John, ha? At mag-ingat ka din sa pagbibisita mo o pag-ikot mo dyan sa Middle East. Thank you very much po. Opo, ma'am. Mag-uwihan kita ng pasalubong at remembrance sa pagkakasin ng mapupunta. Ang gusto ko buhangin. Dito sa Middle East po. Kaya mabigat po yun. Huwag na lang po yung buhangin. Yung sabi niya pakikinabangan po. Okay, thank you very much. Pwede nyo rin nung bisitahin na nga. Opo, pwede rin bisitahin nga pala ng ating mga kapamayang OFW ang ating Facebook page.
na dyan pero makikita nyo po yung ating mga pinaglalaban. At hindi po tayo tumatakbo bilang politiko, sumusuporta po tayo sa mga OFW at ang mga tunay na kandidatong may pusong OFW po. Yan, thank you very much and God bless you dyan po and Allah bless. Thank you po. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund, pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura, tuition fee, mas mababa, at LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdagin hawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. May mabuting pagkakataon para sa aming mga OFW na match makaipon pa. Buti na lang may SSS FlexiFund. Manataglob ko sa aking ipon. Garantisadong may dagdag kita. Sa FlexiFund, ang pinaghirapang kitain nalalagay sa ipong mas may pakinabang. Pwedeng pangmatrikula, bahay, negosyo, pagretiro ko, mas ginhawa. Mga kababayan, para sa dagdag ipon, mag-SSS FlexiFund na. Makipag-ugnay na sa SSS tungkol sa FlexiFund. May mas mataas na interes, dagdag kita garantisado. Mga kaibigan, sa pakipag-usap natin yan kay Mr. John Bertis at syempre iikot pa yan sa iba't ibang mga lugar dyan sa Kingdom of Saudi Arabia and sabi na nga natin, panalangin sana natin na maging mahusay naman yung kanyang pag-travel. At ngayon bilisan na rin pa rin natin ang isa pa nating katsikahan mula naman dito sa Pilipinas ay itong si Mr. Lito Soriano ng LBS Solution. Pakinggan natin ang ating panayam naman dito sa ating kasama sa OFW Coalition. Nasa kabilang linya po natin ang ating butihin na talagang nakita natin na isang OFW itong si Sir Lito. At makakapanayam natin to. Sir, kamusta na ba ngayon ang ano natin, ang industry sa mga OFWs natin in terms of ngayon magpapasko, sir. Kamusta na po? Ano pa ba mga issue natin ngayon bilang isang OFW? Eh kami nagdadalamhati ang halos lahat ng OFW sa buong mundo dahil sa alam mo, gusto nilang sumali sa 2016 election. Opo, sir. Ay, napupusuhan sila kahapon ay hindi na raw tutuloy yung napupusuan nila na presidente. Opo. Si Mayor Duterte kaya nagdadalamhati yung mga OFW. Yung ating mga OFWs. Ngayon, mayroong umuugong naman ngayon sa social media ngayon. Mm-hmm. Ligawan. Ligawan. Pinapakiusapan si dating undersecretary ng Department of Labor, si Tutsoplay na tumakbo. Opo, opo. Bilang senador at siya yung maging boses nila sa ating gobyerno. Sa Senado. Yun ang bago ngayon na kafe. Opo. So ang trend natin ngayon, actually talaga naman maka-OFW yan si Miss Susan Ople, di ba? Oo, tama yan. Eh, parang kwan nga, selfless or parang ginawa na niyang servisyo sa buhay niya yung pagtulong sisilbi sa mga OFW sa mga lalo na yung may mga problema at saka sa mga policy issues para hindi naman na malagay sa kahirapan yung mga OFW at yung kanilang mga pamilya. Yan. So sir, sa tingin ba ninyo sa ngayon ano ba yung mga pwedeng gawin ng ating si Susan Ople? Sa tingin na po ninyo, kasi tayo ang magiging gabay din, ano, kung ano ba yung mga gusto ng mga OFWs na gagawin nitong si Miss Susan Ople? Well, magbuhat kagabi hanggang ngayon ay ongoing yung talakayan, paghimok, at saka yung exchange of ideas ng ating mga leader sa buong Middle East. Mm-hmm. May mahabang thread na walang tulugan eh. Wala nga. Sa ngayon ay nakumbinsin na si Yusek Tutsoble ng ating mga leaders sa Middle East na tumakbo at susuporta nila. Well, ang gusto ng mga OFW ay tumakbo siya bilang senador, humapol, kasi nga wala sa plano, wala sa preparasyon. Kaya lang nga, itong pagurong ni Mayor Duterte sa pagtakbo sa presidente ay talagang nalungkot sila. Kaya naghahanap sila ng isang tao na magtataguyod sa kanila sa gobyerno, lalo na sa senado,
Kaya what we have been ngayon ay pinag-uusapan ng maraming leader sa Middle East ang pagtakbo ni Tours bilang OFW candidate sa Senado. So sir, tatlong agenda ang pwede natin iharap kay Tours. Ano po yung tatlo na yan sa tingin natin na pwede niyang gawin at ipagpatuloy bilang boses ng mga OFW sa Senado? Well, unang-una sa mga proteksyon ng mas tamang proteksyon ng mga OFW, yung OWA, siguro kung sa pag-uusapan natin yung programa, isa dyan yung OWA, dapat yung pundo ng OWA ay nauukol lamang sa kapakinabangan ng mga OFWs, lalo-lalo kung sila ay nag-retire na. So dapat hindi ito magastos ng ating gobyerno habang ini-extend niya yung proteksyon o yung obligasyon niya na nasa batas. Kasi primary responsibility ng gobyerno yan, lalo ng Department of Foreign Affairs, na proteksyonan yung mga ating OFW sa ibang bansa kung sila may problema at ipaglaban sila sa kanilang mga karapatan. Ang nangyayari ngayon na kape, yung pera ng OWA ang nagagastos. Ito rin yung ginagamit sa mga sweldo, mga resource center, mga halfway houses na mga may problema OFW galing sa OWA. Yung OWA ay pera ng OFW. Bawat alis nila, nag-aambag sila ng $25. At malaking halaga na ngayon yan. Umabot na ng mga 15 to 17 billion. Ang gusto ng mga OFW, yung pera na yan ay magkaroon ng maraming programa para sa scholarships, livelihood, support ng kailang negosyo pag umuwi na sila. Habang nasa overseas sila, ay mga scholarship naman ng mga anak nila. At dapat, hindi na ito nababawasan sa operating expenses ng OWA at saka yung mga gastusin ng mga labor servants natin. Opo. Yung mga atasi natin at saka yung pag-hire ng mga opisina nila, pag-hire ng mga takbuhan o mga shelters ng ating OFW. Dapat galing na yan sa kapan ng bayan para lang lumago yung pero ng mga OFW na sila naman yung nag-contribution kasama yung mga employers nila. Kasi yan. So, ibig sabihin, lalakihan natin dapat yung legal assistance fund ng gobyerno na galing sa kaban ng bayan dahil ang laki naman ng remittances nila. Mm-hmm. Yung nakaraang 4 na taon na panunungkulan ni Presidente Pinoy ay ang remittance na dumaan sa banko, alone, yung dumaan lang sa banko is 113.8 billion US dollars, no? Maabot ang 2 trillion peso. So, nararapat lamang na dapat sa budget ng gobyerno ay may 1 billion na mahigit dapat na legal assistance nila sa mga OFW at isama na rin yung mga sweldo ng mga at paramihin yung mga tao na nagsisilpi sa kanila sa iba't iba. Iba't ibang imbahada natin sa ibang sa lahat ng bansa na mayroong OFW. Yung isa, yan ang mga priorities ng dating undersecretary ng labor na Toto Ople. Okay. So sir, pangalawa, ano pa gusto natin? Well, kahilingan ng mga OFW, pag may mga nangyayaring mga panukala ulit sa diskusyon kasama sila sa paggawa ng mga policy na yun. So, ano ibig sabihin nun? Sa mga policy-making body ng ating gobyerno na nauukol sa OFW, bibigyan ko yan, ha? Una, sa PUA, mayroong PUA Governing Board. Yung sa OWA, may OWA Governing Board. Sa OWA, isa lang yung representative ng OFW. Mm-hmm. Isa sa panukala ni Tut Opley would be bigger numbers of OFW representatives sa PUA Governing Board. Sa OWA Governing Board, meron din silang dapat na representative sa board ng PhilHealth at saka ng Pag-ibig. Opo. Para lalong yung boses ng OFW ay marinig at may lagay sa tema yung mga perang kailang nilalagak sa bawat pag-alis nila at pati sa pagbakasyon. Para hindi ka mga pagbakasyon makababalik kung hindi ka magbabayad ng PhilHealth, Pag-ibig at saka OWA at kasamang fe. Oo nga. So, more representation and more OFW-related, lalo na sa pamilya nila, yung mga binitisyo na gagawin bilang programa ng mga ahensya ito ng gobyerno. Ganyan na rin sa testa. Dapat yung testa, pero representative ang mga OFW sa ngayon, wala. Oo nga, sir. Sir, isa pala, pangatlo, sir. Pangatlo.
Well, pangatlo siguro yung kwan is, ito mga kwan pa lang ha, hindi pa kami nagkaroon ng brainstorming. Kaya ito na yung mga palagi nating napag-iisipan eh. Pag may problema ng isang OFW, nasaan man siya, dapat makakatawag, mayroon siyang immediate connection sa kanyang pamilya, sa kanyang gobyerno, sa mga tao na sa gobyerno na makatulong niya. At sino pa man yung pinayagan ng gobyerno na maging katuwang ng gobyerno para makahanap ng trabaho sa ibang bansa. Ibig sabihin, yung OFW ay yung mga recruitment agency ay dapat alam nila kagad kung paano tulungan yung OFW nila at dapat isa lamang ang panuntunan ng kanilang pagninegosyo. Ito ay tiyatawag na ethical, transparent recruitment para wala mabawasan natin yung illegal recruitment at magkaroon ng malawakang kampanya para hindi na mabiktima ang ating mga kababayan na nasa probinsya, lalo-lalo ating mga kababayan, sa paghahanap ng trabaho sa bansa at hindi sila madamay o madawit o mahimok ng mga illegal recruiters. Iyan. So, napakaganda yung mga binanggit nyo, sir. Sir, siguro pang-apat yan na kape kasamang tea ay trabaho dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Yan, ang number one. Sa rapat, tumulong ang palusiya, ang Senado, sa paglalagat ng tamang mga panukala, mga batas, para lalong umunlad ang ating agrikultura. Dapat ang kinakain natin sa pagkainan, yung bigas, yung mga gulay, mm-hmm. yung mga karne, dapat dito naman sa Pilipinas yan ginagawa. Dito naman dapat ngatan, hindi na dapat ito inaangkat. Yung perang ginagastos natin sa pag-import, magamit sa lalong pagpapaulod ng unlad ng ating ekonomiya. Tapos, yung mga gamit natin, yung baso, anong bagay na ginagamit ng isang pamilya mga Pilipino na mahigit na 105 million, dapat gawa rin dito sa Pilipinas para mag-create ng maraming trabaho. Trabaho. Yung ibig sabihin, reindustrialization. Palakasin natin uli ang manufacturing sector ng ating bansa. Isa yan sa mga plataforma ni Totople para lalong dumami ang trabaho rito at yung mga ibang bayan na lang ay yung naghahanap pa na mas mataas na sweldo kaysa yung sweldo dito sa ating Pilipinas. Sir, ating may isang nagtanong lang, sir. May trabaho rito pag nag-graduate siya. Sir, may nagtatanong lang sa atin dito through our sa Saudi Arabia itong tanong na ito. Sir, kasi yung tax daw natin, masyado mataas ang taxes Pilipinas. Isa rin yan. Yung tax regime ng ating bansa ay dapat maripaso at paguhin. Sinusuportahan natin yung tax reform law na pinanukala ni Senator Angara para magkaroon ng isang tamang taxation protocols wherein mas malaki dapat binabayad ng mga nasa taas na antas ng ating lipunan. Hindi sa ngayon, kaya nagbabayad ng malaki ay yung mga nasa middle class at saka mas mababa yung naghihirap. Napaka-unfair. So tama, ibababa natin yung taxation regime para sa mga middle class at saka na mas mababa. At actually, Cafe, kung basahin mo yung sinulat ko noong 2009 in response to the global financial crisis, may sinulat akong libro noon eh. Ang sabi ko noon eh, dapat ibaba sa 24%. Sa ngayon kasi, ang tax regime ng income tax natin ay 32%. Yung Indonesia ay nasa 22%. Yung Hong Kong, nasa kon lang, 32% ang Indonesia. Ang Hong Kong ay nasa kwan lang ata, wala pang 17%. Yung Taiwan, mas ganun din, nasa 20-24%. Yung South Korea, ganun din, nasa 20-24%. Ang taas natin, tayo pinaka-expensive, yet nakita natin natin ekonomiya, naghihirap, walang trabaho mismo dito sa ating bansa. Yeah. Kaya yung pera ng OFW, yung mga dollar remittance nila, ginagamit para pang-angkat, halos lahat na pati kutsara. At ipalamuti sa Christmas ay inaangkat pa natin sa ibang bansa. Kayang-kaya natin gawin dito yan eh. Opo. Kaya lang ko iba. Kaya dapat yung mga nagninegosyo sa atin, lalo na ng maliliit, ay mabigyan sila ng suporta sa mababang tax. Okay. So, sir. So, malaking bagay po yun. Oo. Pag dumami ang pera sa bulsa ng taong bayan, lalago pa rin yung ekonomiya ng bansa dahil mas marami sila mabibili. Ay may indirect tax doon, yung value-added tax. Kaya nga. So, iikot sa tamang sistema yung pagpapaunlad ng ekonomiya natin. Okay, so sir, ito ay parang nakumbisi na ba natin itong si Miss Susan Ople sa USEC? Kasi baka mamaya, ano sir,
Sa tingin nyo? Pumayag na siya. So, okay. Magpapile po ng certificate of candidacy si dating undersecretary ng DOLE o Department of Labor sa Friday. Ito okay. Po sa Friday ang ating ang kanyang pagpapile. Sasamahan po siya ng mga OSW Family Circles, ang Coalition of OSW Advocates, at saka yung mga hanay ng mga seafarers, mga estudyante. So, yan po. Kasama po, samahan niyo po kami. Kailan niya, sir, anong oras niya daw yan? Sir, anong oras? Ito, ibabahagi natin. Siguro, mga after lunch yan, ang plano. But, hindi pa final, kasama po, may meeting ngayong gabi. Uh-huh. Ngayong hapon para makuha yung tamang oras na pagpa-file niya. Sir, i-update nyo din po kami, sir, ha? Kasi may mga nagtatanong sa Saudi Arabia, sir. Yes, tapos ibahagi natin lahat. Dapat ito ay kailangan mapatunayan ng OSW na sila ay may poses. Yan. Alam mo, kasamang putaka. Kasi matagal na ako na nakakihalpilo, bawat public hearing, mga interview sa radio, interview kung saan-saan. Palaging sinasabi sa akin, wala naman boses kayo mga OSW, bumoboto ba kayo? Mm-hmm. Hindi naman eh. So, yeah. Patunayan natin na hindi totoo yun. Patunayan natin na ang OSW may boses. Patunayan natin na kaya nating proteksyonan yung ating mga kapakanan, lalong-lalo na ating pamilya. Bumoto sa 2016. Okay. So, thank you very much, Sir Lito ng LBS. Yan, tingnan niyo po mga kaibigan. Siya ay isang recruiter din, di ba, sir? Yes, ay nasa-recruit mo kailan dating OSW. Sabihin mo, kasamang pet, dati ako isang hamak lang na typist dyan sa Riyadh. Kaya nga. Pero sir, nga, magagandang... Tayo graduate, ha? Tayo isang high school graduate na nakapagtapos ng vocational education at napatunayan natin, maski tayo ay technical graduate, malayo ang ating mararating, basta masipag ka at mapasensya. Hindi, natutuwa ko sir dun eh. Isa kang mahusay na recruiter, di ba? Recruitment agency po yung hawak ninyo. Pero kayo mismo sinasabi ninyo sa ating pamahalan, magkaroon ng trabaho mismo sa Pilipinas. Eh yung tama iba, yun. Hindi sasabihin ng iba yan dahil nakumikita sila sa labas. Pero ikaw sinabi mo, sir, dito mismo sa Pilipinas. Di ba? Tama. Maganda yan. Pilipinas, yun ang number one advocacy ng LBS Recruitment Solutions Corporation, lalo na may-ari at aming pamilya. Actually, ang unang nagtanong sa akin yan noon ay yung dating... head, yung pinakamataas ng policy center ng Asian Institute of Management, sabi niya, Mr. Soriano, di ba recruiter ka? Oo, bakit nga. Dito sa mga papel na sinulat mo at ngayon ilalatala ng EIM, eh sinasabi mo, dapat mas maraming trabaho sa Pilipinas. Kaya nga, alam sir. Mo, anong pangalan nagtanong na yun na kafe? Sino, sir? Si Attorney Sireno. Yung ngayon ay Chief Justice of the Supreme Court. Kaya dati ang head ng policy center ng EIM. So, sir, at kung nasagot ko yung tanong niya, sir, ano nga sagot mo? Yung chapter 1 ng libro ko, Cafe. So, gulat na gulat siya noon eh. Recruiter ka, Mr. Soriano. Magkaiba doon sa book kasi mo. Sabi ko, ako'y Pilipino. Yun, dahil ikaw ay Pilipino. Eh, sir, pero siyempre, mawawalan ka ng trabaho. Ah, hindi rin. Hindi, tutulong tayo. Kasi alam mo, maski Amerika, opo. Alam mo, nakita ko yan, maski yung nasa Saudi ako, ang dami kong makasama ng Amerikano, British, French, German, lalo na mga Koreano, napakarami kong kasama noon. Ibig sabihin, maski maulat ang bansa mo, mayroon pa rin mga naghahanap ng trabaho sa labas at bilang isang expert. By that time, mga expert ang papalisin natin, yun, nandun pa rin yung LBS recruitment, natutulong ayuda sa kanila. Yon. So, napakaganda niyan. So, sir, bigyan mo akong mga update, ha? Regarding dito sa mapagkakasunduan nyo ngayon. Yes, natin. Nandun yung mga messages ng ating mga OFW. Okay. So, maraming salamat, Mr. Lito Soriano ng LBS. Thank you very much po. Maraming salamat din sa ating mga taga-subaybay. Ayan, mga kaibigan, ang huli natin ang kapanayam mula sa LBS, Lito Soriano. Yan, ha? Mga kaibigan, sana may napulutan kayong araw mula sa araw na ito at sana nga ay makatulong pa tayo sa lahat ng mga OFWs at kanilang pamilya. Huwag po tayong basta-basta manghusga kung hindi pa po tayo sure. Katulad ng mga balita-balita na yun, ano? Mahirap magbalita talaga kapag hindi natin talaga lubusang nakita. Yan, at sana sa mga susunod pang panahon ay marami pang mga kwento at balitaan. Dito lamang yan sa ating babaeng migrante, May Kakampika.
Lipo, nagpapaalam ang inyong lingkod. At muli, isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problema ang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, ito ang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Nagsasabing kapuso ka man, kapamilya o kapatid dito sa DWWS, May Kakampi Ka! Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa babaeng migrante, May Kakampi Ka. Maraming salamat po.